Here's how the 100-gallon Godzilla tank looks like right now. I am done for the night. I'll see you guys tomorrow. 24 hours later, ito na po yung itsura ng ating 100-gallon Godzilla tank. Looking at this angle, sobrang crystal clear na ng ating tubig and our fishes are looking really healthy and happy dito sa kanilang bagong-bagong environment. Yung ating 8D filter dito sa ating sump really works wonders. Napakaganda. And kita niya naman kung gaano ka-crystal clear yung ating tubig ngayon. Sobrang dami nating mga angelfish dito. Sobrang ganda nila. Nakaka-amaze talaga. Pero I think itong tank na to ay kailangan pa ng a little bit pop of color kasi medyo white and gray lang yung nakikita ko palagi. Except dito sa aking discus. Kung meron kayong suggestions kung anong magandang isda yung pwedeng ilagay na merong pop of color, let me know on the comment section. May mga naglutangan na plants and siguro tatanggalin ko yan really soon or ire-replant ko. Ito yung mga Buenos Aires na bigay sa akin ni MG Fishes. Andito yung mga other angel fish natin. Dito on this part, nagtanim ako ng mga hydrilla. Ayan, makikita nyo dyan. And nandito yung piece natin ng dragonstone sa ating Godzilla tank. May nagtatago dong angelfish. On this side, makikita mo yung yellowtail loach. Ayun, yan yung pinagtataguan niya palagi. Kahit na nung hindi ko pa nililinis yung tank, dyan na siya nagtatago. So, pwesto na niya talaga yan. I think what's missing dito sa ating 100-gallon Godzilla tank is more ilaw, I think. Kailangan natin ng ilaw on that part. Tinanggal ko kasi yung ilaw, nilipat ko dito. Ayan, nilagay ko dito sa ating 50-gallon tank para sa plant box. Siguro, pag soon mabili ako na to ng ilaw, ibabalik ko yan dun sa taas para well-lit yung side na yun. Kitang-kita nyo naman yung ganda na bigay nung ilaw dun sa ating background. Lights yun para sa ating mga jungle vallisneria. And dito pala nasira na kasi yung isa kong wave maker. So isa lang yung gumagana sa ating wave maker and di siya ganun kalakas. Baka bilhin na lang ulit ako soon para maganda yung ikot ng tubig dito sa ating 100-gallon Godzilla tank. I'm so happy with all my fishes right here. Sobrang ganda nila. Update ko na lang kayo. This is gonna be the last part ng ating 100-gallon tank disaster. And I'm really happy na naayos ko ang ating 100-gallon Godzilla tank. Uy, thank you pala sa panonood ng 100-gallon Godzilla tank disaster series natin. Kung meron kang mga comments or suggestions, huwag ka maya ah. Lagay mo lang dyan sa comment section, babasahin ko lahat yan. Thank you ulit.